strike na po tayo. Ang gagawin, kagaya po na sinabi ko, ang gagawin po natin ngayon ay mag-double coatings po tayo ng water lily and candle design. So, as you can see guys, meron po akong dalawang towel dito. So, yung isa, gagawin po natin yung candle design at saka yung isa, yung gagawin po natin yung water lily. So, sana po guys, ay gusto ninyo yung aking video tutorial for today. Before that, meron po akong towel dito na isang buo. So, ang kailangan lang po natin guys, ay hatin po natin ito. Kailangan na natin siya sa gitna. Para po lang sa ganun ay magpantay po siya pamaya. So, yung ginagawa natin ay ito po natin siya in half size. So, ganun na siya, naka half size na po siya. And then po, another bowl po tayo. Gagawin po natin ito as a water lily design. So, mayroon po mag-another bowl po tayo guys. Kailangan po yung pagkakot natin. Hawakan po natin yung dulo, saka i-support po natin yung pangalito, paawas sa lima. Saka yung another side po, yung dalawang dulo, para makaawas po natin. Kapag nakaawas po siya sa lima, guys, magaya nito para na siya makaskore na maliit. Diba? So, kailangan po natin hawakan dito yung silip ako naka face mask. No worries po dahil wala namang tao dito sa room. Isa naman ako. Hindi ko naman siguro mahawaan yung hindi ba siguro kung mahawaan ang mga unan dito ano at saka nung mga bed dito. Chalat. Ayan. So, ito. Another, ang Kinski. Tatlong sides. Same lang din siya. Kailangan naman siyang tirahin ng taas para po mag-form siya as a water lily. And also, this choose it, don't lose it, don't let confuse it, only then you'll be God. Feel like, feel like. So, ayan na guys. So, ito na po yung aming water lily design. Check nyo guys. Ayan na po ang aking water lily design.
Madali naman siya ba? Kapag yan po ang ating unang ginawa, ang ating water design sa power tonic. Yung next naman natin ang gagawin ay ang ating candle towel design. Ito po, yung isang another towel po ay gagamitin po natin sa candle towel design. Kagaya po guys ng sa water lily kanina, yung nauna na towel, so kailangan po natin siyang hatiin yung lily na. Para po nang sagaran ay hindi po siya nalak sa mga yung pag-fold natin. So, gagawin na po natin guys. Pero sana ay nagustuhan nyo guys ha, kasi hindi ko naman ako professional. Hindi naman po akong professional, kagaya ng mga iba dyan na nag-video tutorial about sa mga tawag po. Kasi yung sa akin kasi, yung mga awad kasi sa ganito, hindi ko siya pinag-aralan, hindi ko po ito natutunan sa school. Ito po ay natutunan ko dito lamang po sa aking trabaho. Kasi susutok sa assistant na po ako. So, natutunan ko po yung paglinis na po, pag-set up ng bed, pag-set up ng room, kung paano gawin, yung pag-room check, everyday din na yung pag-check. Kung paano panatiling na malinis yung room natin, para po sa ganun ay masiyahan po yung mga customer. Yung mga guest na papasok na parang feel po nila na feel na feel po nila na ay dito ko po rin natutunan na. So, dito ko din po natutunan kung paano makisama po sa ibang tao. Kasi before, kasi hindi ako marunong makisama po nila. Hanggang ngayon nga, parang hindi pa ako marunong makisama. So, ayun. So, tagal na po nang sinabi ko nung hindi pa ako professional na kagaya po ng mga napapanood po natin sa ibang videos na gumagawa ng mga video tutorial about sa mga tower foldings. Pero sa akin kasi, based on my own experience lang po siya and based on my own knowledge po kung paano ko natutunan yung mga bahay-bahay nito. Siyempre naman po, kailangan po natin matutunan sa lahat ng bahay. Hindi naman po pwede na tayo matutunan sa lahat ng bahay. Kumasa na lang po tayo na ganito, ganyan. So, so, hindi po pwede yun. So, kailangan po natin i-expand yung ating knowledge. Lalong-lalong na sa ganito na trabaho kasi nga nasa tourism industry po tayo nakatrabaho. So, kailangan po natin i-expand yung ating knowledge. Kailangan po natin i-expand yung ating mind at saka yung ating kaalaman. Kung paano po natin mapanatili na may mga rooms ng sagalan ay masiyahan naman yung ating mga loyal guest. Kahit yung mga bypasser na guest lang po natin, di ba? Para nang sagalan po ay palagi po tayong balik-balikan. Palagi po tayong pipiliin kahit kaano po man po yan. Kaliit, kalaki po yung ating pinagamuha. So, ngayon ay gagawin ko na po kasi napadalga na po. Ngayon ang gagawin ko po ay ang candle design. As you can see po guys, ito po yung towel. Kaya po nang sinabi ko kanina, kailangan po natin siya i-half size. So ngayon, ang gagawin po natin ay i-fold po natin siya. I-fold po natin siya as a triangle. Iba po triangle ang bang tawag nito. Kasi parang ganun naman siya. Parang pyramid. Pyramid of Egypt. So ayan. Diba? Hindi ko lang kasi mahawakan. Kasi kapag hawakan ko yung sa kabilang dulo, madalag ang tatagal ko yung dulo. Parang ganun siya. Pero balik lang guys ha, maka-triangle kasi. So, tapos, ito po, gagawin po natin ay i-fold po natin yung dito sa pinakadulo, sa pinakababa. I-fold po natin siya as a dito lang pakapol. At dito po, pag-roll po natin, ito po, yung nakapol na to, ay ito po yung sa labas na maya. At then yung dito po sa side, ito po yung nasa loob para pag-roll po natin ay meron po tayong masiksikan na maya ng kabilang dulo. Pupold ko na po siya. And I'll show you later kung ano po yung pagkakamit. Para po umangat ng kanya na po. Kasi sometimes, parang siyang makaiwan. Parang po siya na, kung makaiwan sometimes. So, ipold ko na po siya guys ha. I-roll pa lang po.
Ayan, so that's it for today. That is my video tutorial for today, guys, on towel folding designs ng water lily and candle designs po. Hope you like it, guys, and if you like my videos, guys, my video tutorial, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell on para updated po kayo sa aking mga next video. Once again, this is Ari. Thank you so much. Bye-bye!